Thank you, Madam Chair. Good morning sa lahat na nandito, except of course the OVP kasi hindi po sila sumipot. Madam Chair, balikan ko lang yung sa Magnegosyo Taday kasi ito, isa ito sa mga supposedly innovative na programa ng Office of the Vice President. Pero kanina nabanggit po, and as confirmed by COA, na sa budget nito for 2023 na dapat ay 150 million pesos, Madam Chair, ang nagamit lang ay 600,000. So Madam Chair, yan ay 0.4%. Madam Chair, walang 1% ng budget for that program pala yung nagamit ng OVP. Kaya po siguro hindi talaga sumasagot sa mga tanong last time no August 27 on the proposed budget. Kasi nagpo-propose din eh for a similar program para sa susunod na taon. Pero it shows, Madam Chair, 2023 pala, ganito ang nangyari. Madam Chair, can we confirm din sa COA na dun sa 600,000 pesos na nagamit, yun ay napunta lang sa apat na beneficiaries with each beneficiary group receiving 150,000 pesos? Madam Chair, yes po. Based on our report, number 7 observation. And Madam Chair, napunta iyan sa haluan ng merong mga women's group tas merong LGBT group, Madam Chair, dun sa apat. Madam Chair, supposedly, assuming lang na same rate yung mabibigyan, no? 150,000 per beneficiary group. Madam Chair, yung buong budget for the program, dapat 1,000 yung beneficiaries, Madam Chair. Pero yung nakatanggap lang pala, Madam Chair, apat. So actually, Madam Chair, dapat hindi natin palampasin ang ganitong performance tapos manghihingi pa ulit for 2025. Ganito pala yung nangyari. Madam Chair, doon naman sa pagbabago campaign. Madam Chair, may I interrupt? Yes, may add. Oh, sige, for the Magnegosyo Taday program, for the information, this is the pilot. The pilot year implementation is the year 2023. That's why one of the reason of the low utilization is, yun po, nagsisimula pa lang yung program. At the same time, there are also, in here in the report that there's a difficulty to comply with the required documents. So may mga documents po na hindi na co-comply ng mga beneficiary. That is why hindi po sila nag-grant. So that's why the reason is only for yung nagkaroon ng release for this for that 2023 po. Tapos Madam Chair, strict bang 150K yung pwede matanggap ng bawat beneficiary group or pwede mag-vary yung amount? Madam Chair, there is a category if ever